malakas yung hangin at umulan na dito pa rin silang dalawa. Masayang magkayakap, no, mga kababayan. Sana all, no? Sana all. Ayan mga kababayan, isang makakalikasang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, no? At August 5, 2021. At nandirito po ulit tayo ngayon sa Manila Bay para magbigay po ulit sa inyo ng karagdagang update, no? Bago mag-ECQ mga kababayan. So ito po yung kalagayan ngayon ng Manila Bay. So makikita nyo naman, no? Nung nakaraan ay tambak ito ng basura. Pero ngayon, kukunti na lang mga kababayan. At yung mga kababayan nating mga naglilinis dito ay patuloy yung kanilang pagkukuha ng mga natitirang mga basura. So, ayan, makikita nyo, may bit si kuya, no? Na basura dito. So, ayan, makikita nyo din yung mga sakusakong nakukuha nila dito. Makikita nyo na mayroong mga kunti pang basura na lang, na? At dito sa area na to, ayan, mukhang pinasok siya ng konting tubig pero okay naman siya mga kababayan, no? Hindi naman siya katulad nung nakaraan na napakadaming basura, grabe. So maganda itong nangyari sa Manila Bay, no? Dahil unti-unti nang bumabalik yung kagandahan nitong Manila Bay. At dito sa Stonehenge, no? Makikita nyo ni na wala na rin talagang basura. Ayan. So patuloy yung kanilang paglilinis dyan. At oras ngayon natin, alas 12 na mga kababayan. Pero grabe, walang tigil yung paglilinis nila dito. Saludo tayo sa kanilang pagtatrabaho dito sa may Dolomite Sun mga kababayan, no? Sa bandang area ng phase 1, no? At nandito tayo ngayon sa area natin sa may overpass para makita nyo rin, no, yung kabuuhang view nitong Dolomite Sun mga kababayan. Ayan, at makikita nyo na kakunti na lang talaga, no? Dati ibundok-bundok na basura at sako-sako yung nakuha nila. Ngayon piranggot na lang mga kababayan.
yung mga dilawan, mga kababayan, ay nalungkot sa kanilang nakita kasi wala na yung mga basura na nakatambak dito. Umiiyak sila dahil naubos na yung mga basura, mga kababayan. Diba? So, wala silang magagawa dahil patuloy at pursigido itong mga nagatrabaho dito, mga kababayan, na ubusin at pulbusin itong mga basura dito sa Manila Bay. So, dito naman sa part na to, ayan, may mga naglilinis din, ha? Ayan sila. So, halos malapit na sila sa karagatan ng Manila Bay. Ayan, no? So, mukhang mga lima ata sila. At kunti lang din yung mga nakukuha nila, mga kababayan. Ito naman sa area din na to, may dito nila iniipon yung mga basura, mga kababayan. Yung mga solid waste, no? Yung mga kahoy. Tsaka yung mga plastic. Ayan, bit ni kuya itong dalawang sako. Nakukunti na lang, mga kababayan, na nakakatuwa talaga itong nangyayari dito sa Manila Bay, no? At talagang malaking, napakalaking improvement itong nangyayari dito. So, nandito naman tayo, mga kababayan, sa area ng Padre Faura, no? Ito yung makikita nyo, mga basura. Kakunti na lang. At ayan, makikita nyo yung mga alon dito, no? Talagang ang gandang pagmasdan, mga kababayan. Napakalaking improvement nitong Manila Bay dahil naubos na talaga yung tumambak na basura dito nung nakaraan. Talagang nagtulong-tulong dito, no? Yung mga trabahador dito, lalo na yung ating DNR, Estero Rangers, DPS, Team Mandaragat, at MMDA. Ayan, tatlo sila. So, nung nakaraan, nagtumulong din dito yung mga iba't ibang sektor ng barangay, no? Ng Maynila. Talagang, kaya naubos agad din talaga yung mga basura dito, mga kababayan. At ayan, makikita nyo, no, yung mga alon ay talagang patuloy yung paghahambalos dito. Pero napakagandang pagmasdan, no? Dahil ngayon lang natin nasaksihan yung mga ganyang alon, mga kababayan. Kala mo, mga kababayan, ay umuwi ka lamang ng probinsya. Pero dito lang yan sa may Maynila, mga kababayan. Di natin sukat akalain na ang Maynila ay mayroon palang ganitong beach, no? Na pwede palang mabuhay pa. Yung dating patay na dagat, ngayon ay nabuhay. Dahil yan sa strong leader ng ating namumuno ng bansa, no? Na si President Rodrigo Roa Duterte. So, maraming salamat, mga kababayan. Punta na rin tayo doon sa may bandang Remedios. Maraming salamat po. So, mga kababayan, nandito tayo sa gitnang part nitong Manila Bay. At ito, nandito yung DPWH, mga kababayan, no? Tinatambakan nila dito yung mga lubak-lubak. Ayan, maganda ito, no? Para pag dinaanan ng mga bikers, ng mga nagmumotor, no? Hindi sila mahirapan. Tsaka iwas din disgrasya, mga kababayan. Ayan, at lalagyan din nila ng simento yan, mga kababayan. Dito nila nilagay yung buhangin. Ayan, oh, may mga sako-sako silang dala. So, inaayos nila dito. So, sakto ito kasi mag-i-secure bukas, no? Kasi pagka hindi i-secure, madadaanan, masisira na naman. So, ayun, pagkatapos ng i-secure, at least pulido na, no? Diretso na tayo. Punta tayo doon sa may
Remedios Outpost, check natin doon yung kalagayan. Let's go. So guys, nandito tayo ngayon sa Remedios, no? Kanina nandun tayo sa May Dolomite tsaka Padre Power Outpost. Ngayon nandito tayo sa Remedios, malapit sa Remedios Outpost. At ngayon, makikita nyo yung kalangitan, napakadilim na talaga, no? Grabe. At malalakas dito yung hangin. Pagpapad tayo ng lakas, hindi kinaya mga kababayan. Siguro okay na tayo ngayon kaya dahil itim ng langit, grabe. Ayan po yung langit dito sa May Manila Bay, mga kababayan. Ay, tapos ang langit. Tara. Ang lakas na ng langit. So, sila kuya, nandito pa rin, no? Yung pool, no? Kahit na malakas yung hangin at ulan na, dito pa rin silang dalawa. Masayang magkayakap, no, mga kababayan. Sana all, no? Sana all. Hindi sila nagpatinag, no? Sa kanilang pagmamahalan, mga kababayan. So tara na, mga kababayan, at alis na tayo. At malakas na yung hangin at parating na yung ulan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa channel ko. Sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated. Ayan na yung ulan, mga kababayan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayong lahat. Bye!